pa rin ba? Entrance sa atin. Part 2 na sa part 2. Pag-iigaw ulit sa YouTube. Katanungan pa ba? Ano ang mga katanungan na inyong gustong masagot? Nandiyan po si, itanong mo kay Mark Joseph. Ngayon ay nagbabasa ng versikulo. Sandali lang. Dali lang po. Dali lang po. At siya ay kinakabisa niya ang pinakahuli ngayon. Pinakabagong testamento ng Biblia. Pinakabago? Pinakabagong testamento ng Biblia. Ano ang inyong mga katanungan? Marami din pwede mong kaya sa amin. Hindi na kaya-kaya namin sagutin yun. Hey, Brother King. At hindi mo lang may tatanong ha. Kami kasi talagang profession kami sa lahat ng mga reliyon. Naglibot kami sa buong Asia, sa buong Europa. Ginaanan namin ang 100 pagsasaliksik para malaman lamang at masagot ang katotohanan. Kulang na lang sa amin mamit ang mga propeta. Sandali lang mga brother. Natatanong lang ako kay Brother Kim. Ano ba ang gusto mong malaman tungkol sa aming organisasyon na iyong pinasok ngayon lamang? Oh, kumbaga, ano ba ang dahilan mo? Ba't ka ba sumama dito? Kung bakit mo pinasok ang organisasyon ngayon? Bait na ba, brother? Dahilan niyo. Wala po, wala po. Mag-isip kang mabuti. Apo mamaya po, re-record ko po. Aba. Happy birthday, pa. Hindi alam ni brother, hindi mo ba siya pumasok sa school? Diba? Hindi mo alam kung bakit. May maganda akong tanong. May paliwanag, diba? May maganda akong tanong. Kaya may si Brother Merwin ay... Pwede ba? Ano ba mas masarap gamitin? Ang kaliwa o ang kanan? Susulat yan. Balong parang mumula natin sila, brother. Kaya mga brother, paliwanagan yan. Mag-insert sim pa, santo. Medyo matagal, makita lang po sa left. Maraming mga alternatibong paraan para gamit, para mapalaki ang iyong pag-aari. Pwedeng kaliwa o kanan, pero kung gusto mong mas mapalagaan ang iyong pag-aari, pwede kang gumamit ng kahit anong pampadulas tulad ng... Dura. Yan pa mga kaibigan, dura. Dali nyo kung duraan ang inyong pag-aarian, tsaka nyo gamitin ang kanan. Kung kayo'y kaliwete, kaliwa. Kung gusto nyo lang mas malamig na... sa moderno, pwedeng gumamit kayo na toothpaste. Toothpaste, yun ang mga modernong paraan. Sandali lang, mga brother. Ibig sabihin ba nito kung saan ka talaga mas komportable? Ganun talaga? Ganun talaga. Ah. Palakpakan! Hindi kasi, nung mga panahon nila, no? Siyempre, siyempre, tayo kasi moderno na tayo ngayon. Kaya marami na tayo sa alternatibong paraan, pamamaraan na paggamit ang iyong kasiyahan. Noon kasi, limitado lang. Marunong, gumagamit pa sila ng bato na to, lupa, di ba? Ngayon, hindi na. May toothpaste na tayo, may shampoo na. Parang ganun lang yan. Sa paggamit ang iyong kaarian. Palakpakan po tayo, palakpakan! Pero the best talaga ito ba? Ano ba? Laway. Hindi magastos. Duturaan mo lang siya. Tapos gaganyan. The best. Yeah. Comfortable. Tapos tapat ka sa electric. Pasma mga kaibigan. Pasma! Maganda mong kahit, brother. Ano mga brother? Meron pa ba kayong mga katanungan sa amin? Kasi puro kaarian na lang ang katanungan. Iba yun naman. Pwede naman sa pagtae. Hindi okay, panibalita lamang, brother. Sige. Nasusulat nga naman na sa ating banal na cellphone. Tatanong ko lamang kung ano nga ba talaga ang nauna kasi balibalita na to. Pinagtatalunan na sa taralan namin. Kung ano, kung nauna ba ang itlog sa manok? Ayan po mga kaibigan, nasusulat yan, Brother King. Anong tanong niya? Kung ano daw nauna, itlog o manok? Madali lang yan. Mukhang ako ang makakasagot niyan, Brother King. Meron mong kaya si Brother, ang ating pulong, ano? Tignan nyo. Ang ating sama. Patetext lang sa akin ng Diyos. Palakpakan po natin. Ang sabi niya, nakasulat yan sa dictionary.
Mas nauna ang itlog sa manok. Alphabetically. Mas nauna ang I kaysa M. Nasagot ko na po ba ang inyong... Yo, no. Tama. Napaka-literal, brother. Napaka-literal. Napaka-sinting mungkahi mula sa ating punong minyo. Pero kami may paliwanag din dyan. Ano nga ba? Pero mga kaibigan, paano ating Englishin ang manok? Pag in-English mo, chicken and egg, bakit nauuna po ang chicken, mga kaibigan? Si, sa egg. Kapatid, saglit lang, tatanungin kita. Ano ka ba? Pilipino ka? Brother, palapahan ka. Ano ang iyong mungkahi kanina? Na binara? Binara ka ni Clark? Binara ka ni Clark. Ano daw na wala? Manok. Bobo ka ba? Napakataka mo naman. Gagol eh. Brother, ano ka ba? Ano ba ang tawag mo sa akin? Hindi. Ano ako? Iba isa ako. Manok. Isa kang manok. Pero hindi naman ako nanggaling sa itlog. Palapagan. Tama. Paano mangingitlog? Paano mabubuhay ng walang manok yun? O, diba? Isang simpleng kasagutan. Saan galing ang itlog? Pero paano mabubuhay ang manok kung walang itlog? Yun nga mga kaibigan, palakpakan po natin. Pero mga kaibigan, maganda yung tanong niya. Masyado talaga napaka-intellectual. Pero napaka-tanga niya. Palakpakan mo natin si Clark sa kanyang katangahan. Napaka-tanga. Eh, ganyan talaga ito. At ang kakaiba sa samahan natin ay legal na magmura. Yeah. Legal magmura tayo. Dahil ang pagmumura ay parte ng buhay natin. Saglit lang, kasi may paliwanag din yan kung bakit naging legal ang pagmumura natin. Ikaw ba naman, di ba? Halimbawa, Katoliko. Di ba sabi nila masama magmura? Pero nagagawa mo pa rin. Eh kung ginawa nilang illegal, eh di na masama, di ba? Di ba? Kasi sabi nila, magiging kasalanan lang ang pagmumura. Eh kung gawin mo na illegal, at isa na lang itong kabutihan. Eh di, kabutihan na rin yun, di ba? Kasi lang yung mga kaibigan. Sarili natin, walang mali. Natama. Diba? Ngayon, Brother JB. May ikaw ay na... Ngayon, alam mo na kung ano ang mga advantage ng pagsali sa mga ganitong organisasyon. Marami ka napupulot na aral kay Brother John at Brother Kim. Sila ay napaka... ang pinakamagiting na philosopher in English, great philosopher John Emmanuel M. Kim Carlyon. Palapan mo natin. Ano ang aming bagong kasapi? Bilang bagong kasapi ng ating organisasyon. Walang maisip. Ano? Ano yun? Gusto kong nagpapasalamat sa dalawang brother natin, Brother Janma and Brother Kim. Basta ang really, ang ating organisasyon ay bukas ang lahatan pa. Para sa inyo nila. Kung gusto mo mag-recruit, mag-recruit ka lang sa labas. Salamat. Ang umiyak lang namin ay pag-usap lang naman natin ay every July 6 lang naman. Sa beses isang taon sa year. Oo, sa beses isang taon lang naman yun eh. Ilan naman ang minsan natin lang? July 6. Hindi makaganda. Hindi na makaganda. Hindi na makakabala sa iyong mga gawa. Kung may date ka, hindi ka makakabala kasi July 6. May kasagutan tayo dyan sa pagpalakpak na. Diba, may kasagutan tayo sa palakpak natin. Kasagutin ko kayo ng tigalan. Palakpakan!